guys! Good evening! My name is Sarah. Kung hindi nyo pa ako nakilala at malamang hindi nyo pa talaga ako kilala dahil ito ang kauna-unahan kong vlog. After plus years ng pagtatry kong mag-vlog, ito na tayo! Ito ang isa sa mga vlog na hindi nyo naman hiningi, pero nandito na! In today's video, I will share to you the things I have learned or the things that I have started doing since I am staying now here in the UK for almost 5 years. First, I learned how to recycle. Since dito, ini-encourage nila na mag-recycle talaga ang mga tao. There's a separate bin para sa recyclable. Although, hindi naman talaga ikaw huhulihin kung di ka mag-recycle. Pero as much as possible, kung recyclable materials, ilagay sa recyclable bins. Kailangan lang linisin muna and bago itapon doon. Tapos binibigyan din laman nila ng listahan para alam mo kung ano yung mga ilalagay or hindi ilalagay. Ikalawa, natutunan ko na lagi magdala ng sariling bag or plastic kapag mamimili. Isa yun sa mga binilan din sa amin nung papunta na kami dito sa UK. Sabi ng mga nauna sa amin na pag mamimili ka, magdala ka ng sarili mong eco bag. Kasi pala, kapag wala kang dala, tapos nanghingi ka ng plastic, may bayad yun. So, i-charge ka nila. Kasama yun sa i-charge nila pag mamimili ka. Sa Pilipinas, sa ibang department store naman, diba, na-implement na ng paper bags, ganun. Pero dito, kahit paper bags, minsan wala. So, mamimili ka kung magbabayad ka or magdala ka na lang ng sarili mong bag or trolley. Pangatlo, natutunan ko na hindi magdala ng cash palagi, as in yung physical money. Kasi dito, kadalasan, ano na, pwede kang magbayad ng through card. Or minsan, itinatap mo na lang sa phone mo or sa device na nakasync sa bank mo. So, hindi na kailangan palagi ng cash. So, saka, preferred ng mga stores minsan na payment by card na. Pang-apat, natutunan ko na bago umalis, laging i-check kung anong oras ang takbo ng tren or anong oras ang next na biyahe ng bus. Dahil dito, hindi katulad sa Pilipinas na anytime may sasakyan na dadaan or may jeep, may bus, gano'n. Dito, may assigned na time na sinusunod. Minsan pa nga, kahit assigned na time, kung hindi ka tumawag sa bus or mag-pipay sa kanila, kahit nasa tapat ka ng bus stop, hindi sila titigil sa'yo. Nangyari sa akin yung one time. Nandun ako sa eksaktong oras, kaso hindi ako nakatingin sa bus. So, pala nung bus driver, hindi ako sasakay. So, ayun. So, importante yon na kailangan i-check mo yung bus time para hindi ka malampasan or alam mo kung may kasunod pa ba. Kasi minsan, depende din kung anong araw, minsan walang biyahe. Minsan delayed yung train. So, importante yon. Hindi lahat ng oras merong public transportation. Next, natutunan ko na rin dito na ma-appreciate kapag maaraw. Dati hindi ako naniniwala kapag sinasabi nila na kapag winter or pag lagi umuulan, malulungkot ka talaga, hindi mo maiwasan. Akala ko wala-wala lang yun. Pero totoo pala talaga yun. Kaya kapag maaraw, as much as possible, tinatake mo yung opportunity na lumabas para lang ma-feel yung araw. Dahil nakakatuwa talaga. Lalong-lalo na pag summer. Natutunan ko rin na nung nandito na ako, na-appreciate ko na yung paglalakad-lakad sa park tsaka sa seafront. Dati naman, di ko na-appreciate yun. Parang mga corny kasi na, tara, lakad tayo, punta tayo sa park. Hindi mo ma-appreciate yun nung nasa Pilipinas ka. Kasi marami namang pwedeng mapuntahan, diba? Pag sa Pilipinas, may mall, napakadaming mall. Mamimili ka lang kung saan ka punta. Tsaka bukod doon, pwede ka pa anytime may pupuntahan. Dito naman kasi
yung mga shops, nagsasara sila maaga. Mga alas 6 pa lang, sarado na sila. Wala din ditong katulad ng mall. I mean, sa lugar namin, sa London, merong mall. Pero dito sa area kung saan ako, wala namang mall dito. Meron lang mga shops sa town. Pero hindi like, hindi siya katulad na nasa isang building lang. So yun. Bukod sa pag-check ng train times at bus timetable, natutunan ko din na i-check kung saan yung nearest na bus stop or bus stop. Kasi dito, hindi naman basta pwede bumaba or magpara kung saan-saan. Meron lang allocated na bus stop. So, i-check mo kung ano yung pinakamalapit sa destination mo. Tsaka, yung mga bus din, parang may ruta-ruta sila. So, depende kung sa anong sinakyan mo, doon lang sila magsa-stop sa allocated sa kanila. So, importante yun na i-check palagi kapag magbabiyahe. Sunod, natutunan ko na uminom ng tsaa. Tsaka kape. Dati kasi hindi ako uminom ng tsaa or kape. Pero parang culture kasi dito yun na parang palagi kang, do you want a cup of tea? Lagi-lagi yan. Una, hindi ako umiinom kasi hindi naman ako sanay din uminom. Tapos, habang tumatagal, nasasanay ka na din lang na na-accustom ka na ba pag kain ka ng biskuit. Ah, oo, masarap pala kapag may tsaka ka. So, isa yun sa mga matututunan mo pag nandito ka na. So, note, natutunan ko, pinaka-importante ay ang magluto ng pagkain na edible. Kasi nung simula, hindi ako marunong magluto. Sa dami ng karinderya sa Pilipinas, paglabas mo ng bahay mo, maraming pwede kang orderan na mga mabilisan lang, mga topsy, gano'n. Dito, wala naman kasing restaurant na bukas anytime. Walang, katulad nga sinasabi ko, yung mga shops dito, maagang nagsasara. Walang mini-stop 7-Eleven na pwede mong puntahan anytime kapag nagutom ka. So, isa yun sa natutunan ko pagdating ko dito. Buti na lang, mayroong Panasang Pinoy, YouTube, Mamasita. Yan ang sagot ng mga hindi marunong. Sagot sa mga hindi marunong magluto. Mamasita to the rescue. So, yun ang masishare ko sa inyo. Ang 10 bagay na natutunan ko habang nandito ako sa UK. Sana may napulot kayo doon in case na papunta na kayo dito or nandito na kayo. Sana nakarelate kayo sa mga pinagsasabi ko. At hanggang sa uulitin. Thank you for watching my vlog. Hit like and subscribe.